Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, June 2, 2024. At latest update sa bagyong binabantayan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang patuloy na umiiral at nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman asahan ng mainit at malinsangan na panahon, lalo na sa bandang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, posible ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na mga panandali ang buhos ng ulan. Samantala, yung binabantayan na bagyo na may international name na Maliksi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na ngang humina at naging isang low pressure area na lamang ulit. At sa kasalukuyan ay wala itong direktang epekto sa ating bansa. Sa ngayon nga ay naglabas na ng datos ang PAGASA para sa mga posibleng track na mga bagyong papasok o mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, asahan ng isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hunyo. At in general, dalawang tracks ang nakikitang characteristics ng mga bagyo. Una ay itong non-landfalling tracks. Ito yung mga bagyo na usually pumapasok ng Philippine Area of Responsibility bahagyang lumalapit sa ating kalupaan bago mag-recurve papalayo ng ating bansa. Ikalawa ay yung landfalling tracks. Ito yung mga bagyo na direktang tumatama sa eastern section ng Southern Luzon or Eastern Visayas at babaybayin nito ang malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas area bago lumabas ng West Philippine Sea. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw ng Linggo, dahil wala pang ang epekto itong southwest monsoon o hanging habagat sa ating bansa, asahan na magpapatuloy yung mainit at malinsangan na panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. At meron pa rin tayong posibilidad ng bigla ang buhos ng ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot yan ng easterlies. Samantala, para naman sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, asahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng easterlies. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Asahan ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin lalo na kung meron tayong offshore thunderstorm activity. Asahan pa rin yung mga tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Keep safe, everyone.